Dalawang linggong health and moral recovery seminar ang isinagawa ng mga Adventista sa Santo Domingo, Albay. Ang nasabing bayan ay isa sa mga lugar sa Southern Luzon Mission Territory na hindi pa nagkakaroon ng ganitong pangaral at gawain kailanman. Tunghayan kung paanong nagtagumpay ang gawain ng Ebanghelyo sa nasabing lugar sa Balitang May Pag-asa ni James Matthew Burse. Matapos ang dalawang linggong pangaral, laging mainit at positibo ang pagtanggap ng mga dumalo dito sa Fidel Surtida, Santo Domingo, Albay. Narito ang aking ulat. Ang bayan ng Santo Domingo ay considered as an entered territory sa Southern Luzon Mission. Ngunit dahil sa panukala ng Panginoon, ipinadala niya ang The Living Discoveries Team upang maghatid ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan. Sa ginawang gabi-gabing pangaral, hindi lamang sila nasiyahan kundi nabuksan din ang kanilang kaisipan sa mga natuklasan nila sa kalusugan at Biblia. Kita sa katuwaan ng grupo na maluwag ang pagtanggap ng mga dumalo sa mga katotohanan at sa pag-ako ng banal na bautismo. Ang mga tao na lalo na ngayon na isang pamilya na aking nadala sa kanyang paanan ay lubos ang aking pasalamat sa Panginoon. Beyond words, pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon, magkaigwaki, fulfillment na isang memories na hindi ko makalimutan. Aming nakapanayam din ang tagapagsalita ng The Living Discoveries. Kanyang ikinuwento naman ang konsepto sa ideyang ito. Ang Living Discoveries ay dumating sa aking idea nung ako'y nag-uumpisa sa evangelism. Kasi ang aking idea ay ang discoveries ay buhay na ito'y tuloy-tuloy na sinimulan ito ng ating Panginoon simula noon na dapat madiscover ng lahat ng mga tao. Kaya ito'y Health and Gospel Seminar. Isang malaking sekreto sa tagumpay na natamo sa bayan ng Santo Domingo ay ang pagiging aktibo ng mga care group members. Binigyang diin ni Pastor Jovin Hitosis ang papel ng care group ministries sa gawain sa Southern Luzon Mission. Pag nakuha natin ang tunay na gawain ng care group ay talagang lalago ang iglesia. Hindi lang lalago ang numero, pati yung pananampalataya ng kapatid na imbuelto sa gawain ay lalakas. At lalo silang magiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat makikita nila ang bunga ng kanilang pagpagal. Hindi lamang sa salita mula sa Panginoon naging pagpapala ang grupo, kundi sa kanila ding pagnanais na matulungan ang mga residente sa kanilang mga kalusugan. Bit-bit ang mga medical equipment at mga gamot. Sa mahigit na 500 na pagsilbihan, 200 na nakatanggap ng free medical check-ups at mga gamot, 100 sa dental services, 200 sa optical services, at 60 sa libreng tuli. After bali culmination activity ito ng Living Discoveries, so kahapon nagkaroon ng baptism, then ngayon majority ng recipients dito, yung lahat na mga attendees nung nakalipas na 2 weeks. Nagiring kasangga ng medical team ang mga kapulisan mula sa Regional Mobile Force Battalion 5, Camp Simeon Ola, Legazpi City, kung saan sila'y naghandog ng libreng kupit sa mga nagsipunta. Para po sa lahat ng atin pong mga kababayan dito sa Barangay Fidel Surtida, in support po sa ating medical mission. So ito pong libreng kupit ay laging ginagawa po ng PNP, particularly po ng RMP 5 para po sa ganitong mga outreach program para po magkaroon ng magandang ugnayan ang pulisya at ang komunidad. Ang pangaral ay nagbunga ng 54 na mga bagong kapatid sa pananampalataya. Dahil sa nabuong worship group sa bayan ng Santo Domingo, hindi na ito matatawag na unentered territory. Ang gawain sa lugar na ito ay magpapatuloy na lalago sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at aktibong paikasangkot ng bawat isa. Mula dito sa Southern Luzon Mission, may layunin makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa. James Matthew Burse nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News.